Si Lovely Colico, 24 years old, isa po siyang housewife at nirereklamo niya, idol, yung kapitbahay niya dahil daw po sa pagsugod sa kanya, nako idol, na may dalang bolo. Itak. Itak, idol. Diyan po yan sa Barangay Plaza, Aldea Tanay Rizal. Nangyari po yan, idol, noong March 15, dakong alas 3 po ng hapon. Panoorin po natin ang video. Sige. Ate, wag! Wag ka, ate, traspasin ka sa bahay ko. Marami na, anong tao! Traspasin ka, ate, traspasin ka. Ate, tama na. Lakong bakilang! Traspasin ka, ate, wag mo kami kapag nabangan, ate. F*** ka! Oh, parang akong kinabahan doon dahil may sigawan tapos mayroon akong narinig na lumalagapak na na tunog. Ma'am Lovely, magandang hapon. Hello po. Okay lang kayo? Okay lang po. Pwede yung pakikwento sa amin anong nangyari sa video, lalo na po yung may nagsigawan at wala na pong video pero may audio na parang may napupukpok at may nagsisigaw, may nagmumura. Ano pong nangyari doon nung off camera? Ano po yun? Si Ate Vanessa po kasi yun yung tumulong po sa akin na babae. Yun po yung ano, nagbibideo po nun. Ang ginawa niya po kaya po nakawala, nawalan po yun ng audio kasi po lumaban na, binato niya po ng lamesa tapos tinabag niya po yung cellphone. Kasi po papasok po talaga dito sa loob ng bahay ni Ate Vanessa, tinago niya po ako dito sa loob ng bahay nila. Ah, binitiwan yung cellphone and then ginamit yung mesa para harangin itong lumulusob na si Jesseline yung may hawak ng itak. Opo, binato po ni Ate Vanessa ng lamesa para po hindi po siya tuluyan makapasok. Saka okay. Po yung mga bata po nag-iiyakan po kasi nun. Hindi niya po nagamit yung gulok. Alin po yung bolo po? Inaano niya po? Itak. Ilid niya po ang sumusugod dito eh. Ah, pero nakaharang lang po. Very good. Pero wala pong nasugatan, wala pong nasaktan. Wala naman po. Buti po nga po nandito po yung asawa ni Ate Vanessa. Yun po yung tumulong sa akin. Saka si Ate Vanessa po. Para hindi po ako tuluyang masugod ni Jesseline. Ito na po. Sandali po mama. Kausapin si Jesseline. Jesseline, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ganun yung ginawa mo dito kay Lovely? Susuguri mo ng itak? Galing po ako ng Degaso para po magpalista po dun sa Portis. Mm. Tapos, umaga po, umalis kami ng kapatid ko para magpalistay dun sa Portis. Pagbalik po namin ng mga 1, hindi pa po ako nakakaupo, nagsayang po ako. Nag-aasikaso pa lang po ako ng bigas, bigla pong kumutok si Lovely. Oh. Kinausap niya ako. Okay. Sabi niya, ate, bakit mo hinirangan yung kanal ng screen. Okay. Tapos sabi ko, hindi ako naglagay niyan yung asawa ko. Siya na lang po sa akin mamaya. Okay, ano po yung screen? Parang pansala po sa mga basura para hindi po sa kanal, sir. Tumali yung basura sa may kanal. Ah, pansala ng basura. So, ang pinag-aawayan nyo talaga ay yung screen. Hindi po yung tungkol po sa kanal yon. Okay. So, nandahil sa kanal, ikaw ay papatay ng tao. Hindi po totoo yun. Eh may hawak-hawak ang itak doon eh. May kita yung bolo na hawak-hawak mo. Huli na po yun nangyari yung may video po nila. Maski na ma'am, hindi ka dapat naghawak ng bolo at ikaw ay susugod sa bahay na may bahay. Yung Lovely po ang sumugod sa akin na may hawak-hawak po silang kutsilyo pati yung Vanessa eh. Eh pero yung nasa video ma'am, yung nasa video, ikaw yung aggressive doon at meron kang hawak na bolo o itak. Huli na po nangyari yun sir eh. Kasi yung video na yun, huli na po yun. Maski na nga ma'am, maski na huli na. Pero ma'am, yung pong ebidensyang yun, pwedeng gamitin sa korte para ikaw po'y masampahan ng kaso. Naku ma'am, hindi mo ginagawa yan. Ang dahil lamang sa kanal, iitakin mo na yung tao, bubulohin mo. Huwag naman. Magkaano-ano kayo ni Lovely? Magkapitbahay lang kayo? Magkamag-anak? Ano bang relasyon nyo? Magkapitbahay po. Matagal na ba kayo nagkakaalitan? Hindi po. Ngayon lang po yung nagreklamo sa akin eh. Kasi yung mga taga-baba po, kasi lagi nagbabara yung kanal. Sabi ko yung asawa ko na lang ang kausapin mo, eh gutom po ako. Kinausap pa, sigaw na po siya magsalita eh. Tapos bago po ako kumuha ng itak, si Lovely tumakbo dun sa bahay para kumuha po ng kusilyo. Pati yung Vanessa po. Ma'am, marami naman pamamaraan na para makakuha ko kayo ng hustisya kung kayo po'y pinagtutulungan ng mga kapitbahay. Eh pumunta ko kay chairman. O pumunta po kayo sa pulis, huwag po yung kukuha kayo ng itak at iitakin nyo po yung mga kaaway ninyo. Makakapatay ka ng tao, makukulong ka pa. Sila po yung nanguna. Pang defensive ko lang po, wala po ko ibang madampot kasi may sila. Ma'am, ang defensive ma'am, ang defensive yung nilulusob. Yun yung defensive, umaatras, nilulusob.
ikaw po ay offensive dahil ikaw po ay pupunta sa property ng ibang tao, bahay na may bahay, ma, trespassing. Oh, hindi po siya po yung trespassing, yung mga anak ko po ang nakakita na pumasok. Kaninong bahay ba yun? Kaninong, okay. Hindi po ko pumasok sa loob ng bahay ng Vanessa. Okay, so, lovely. Kaninong bahay yun? Yung may video na may hawak-hawak na itak. Itong Jessalyn. Lara Vanessa po yung tumulong po sa akin na iligtas po ako kasi po tatagayin niya po ako. Kasi po pumunta po ako sa bahay nila. Kinausap ko po siya about doon sa screen na tinanggal ko po kasi po magbabaha. Eh di nagalit po siya. Para po hindi niya po na ano yung approach na ano yung nagagalit po talaga siya. Eh di pumunta po ako kay Ate Vanessa. Sabi ko, Ate Vanessa, nagagalit yung kapitbahay natin. Sabi niya, sige pupuntahan natin. Nung paglabas po namin, nagwawala na po siya doon sa labas. Kung ano-ano po pinagkasabi niya. Hanggang po sa nagkasakitan po kami, nagsabunutan. Tapos po na nagsabunutan po kami, sinabi niya po, umaawat po yung mga kapitbahay. Lima nga po yung umaawat sa amin eh. Tapos po, nung nagsabunutan po kami, dinaawat na po. Nagkalas na po kami sa pagkakasabunot. Umuwi po siya sa kanila, sabi niya po, antayin niyo ako. Tapos po, pagbalik niya po, daladala niya na po yung bolo, sinusugod niya po ako. Buti na lang po si Ate Vanessa po. Tinago niya po ako agad sa bahay nila. At nandun po yung asawa ni Ate Vanessa. Humarang po sa pintuan. Marami po akong mga picture na ano, ang dami pong nakakita. At saka po, nag-iiyakan po yung mga bata dito. Kaya po, binato ni Ate Vanessa ng lamesa. Nako, pati yung mga po, bata, patong-patong ang kaso nitong si, ano? Meron po Jessalyn. Dito PWD. Magsasalita nga po yung PWD na nagtago siya sa CR. Nako po. Pati po yung anak ko po, nasa labas, kinakita po na sinusugod ako. May picture nga po nung kaibigan ko, nakasama yung anak ko doon sa picture. Nakikita niya, tapos po nanginginig po sa takot yung anak ko, kinabukasan po nilagdat yung anak ko. Okay. Tapos po dumating po yung mama niya, sasabihin po, pinagtulungan namin. Eh dumating po yung mama niya, kung kailan, tapos na po, dando na po yung mga tanod. Okay, sandal po mama, kausapin natin si Chairman. Chairman, sir, alam mo na ba itong kaso ni Lovely at saka ni Jessalyn? Ngayon ko pa lang po narinig sa station niyo, sir. Hindi pa sila ata nakadulog sa ating barangay. Pero never pa ho ito nakapag-blatter ni isa sa kanila tungkol sa pag-aaway nila in the past at may kinalaman po sa kanal. Kasi sir, doon po sa lugar nila, sa Southville, may sarili kami doong officer in charge. Baka po doon, meron silang mga initial na pagharap. Okay. Sandali lang po, Chairman, ha. Lovely, ano bang gusto mong mangyari? Magpagbatiin ko na lang kay Chairman o ikaw ay magkakaso? Nagdodrama po ako. Magkakaso po ako. Pati nga po yung mga bata dito nagdodrama po eh. Kahapon po, nung pinadala niya po, galing po ako sa barangay, nagpadala po ata yung barangay. Tapos po, nakatambay po ako doon sa benan ko, kami po nila Ate Vanessa, ng mga tao po. Kasi lagi-lagi naman po kami tumatambay sa harap ng bahay eh. Si ano po, si Jessa Solitas, imbis na makipag-alisa sa akin, ang ginawa niya po, tinititigan niya ako na masamali, nang best niya po dinadabog yung pinto. Tapos po, nung hapon na po na yun, bumaba po ako sa police station. Kasi po, gusto ko po, kasi baka bigla niya lang ako, hindi ko na po hawak kung ano yung utak niya, kung ano yung takbo ng utak niya. Mamaya, bigla niya lang niya ako saksakin, balikan niya ako. Okay. So, pumunta po kami doon sa police station, pero po, ang sabi po sa police station, hindi nga daw po siya dadamputin hanggat wala pa po siyang ginagawa ulit. Okay, sir. Antayin pa po. Hanggat wala pa siya ginagawa ulit. Okay. Bigla na lang akong balikan. Chairman. Hello po. Siguro po, pinakamaganda, kung decided talaga siyang magreklamo, kailangan po kasi magharap siya sa barangay. Harapin natin, susubukan natin mag-reconcile sila. Kung hindi po magkakaroon ng reconciliation, ay bibigyan po natin siya ng Certificate of File Action. Certificate of File Action, opo. Opo, opo. Yung first hearing, second hearing, third hearing. Opo, opo. Pero depende rin, Chairman, kung mataas po yung penalty na ikakaso, penalty kapag nag-prosper yung case. Sorry, Chairman, pwede na pong hindi na idaan sa barangay. Yan pong pagkakaalam ko. Kasi yung pagsusugod pala ng itak, nandun agad yung grave threat. Now, ginamit niya ba ang itak? Hinahampas niya po doon sa may, dito po sa may bintana, saka po doon sa may harap po, sa metro ng tubig. Tapos po, hinahamon niya po ako noon eh, nung tapos na po kami mag-anuhan, nung may barangay, siguraduhin ko daw po na ipapakulong ko siya. Hinahamon niya po talaga ako. Tapos sabi pa po ng nanay niya noon, kasi po may mga ebidensya po dito sa cellphone ko, babasagin niya daw po yung cellphone ko, at saka yung pagmumukha ko. Tapos sinabi ko po sa kanya na, sige, bayaran mo. 12,000 yung cellphone ko, kaya mo bayaran. Sabi niya, oh, daw, babasagin na po yung cellphone, tsaka yung mukha ko. Baka pwede mag-usap na lang muna kayo. Sandali po. Kami na ebidensya. Lovely and Jessalyn, baka pwede mag-usap muna kayo. Baka madala natin pag-uusap at hindi na natin kailangan pa mag-korte. Sige, usap muna kayong dalawa.
ikaw yung trespassing, Lovely. Pumasok ka sa loob ng bahay namin na walang tao. Yung mga bata lang ang nandun. Wala ka man lang pasabi, ano, Ling, pwede ba akong pumasok, tatanggalin ko yung screen? Kasi yung mga bata man lang nakakaalam eh. O kaya inantay mo ko, walang ate, tao dito sa bahay, pero pumasok. Sino ang trespassing sa akin? Ate, excuse kaya ko lang gagalait eh. Sinisigaw ka na dito sa labas ko, may dala ka ng kutsilyo. Tingnan mo yung ginawa mo sa akin. Kaya ako nagkuha ng itak dito sa bahay, kasi may dala-dala kang kutsilyo. Okay. Testigo dito. Lahat ko ng kapitbahay, testigo po sa nangyari. Tapos sasabihin mo ako, may kasalanan. Ikaw ang naunang nanugod dito. Huwag po tayo magsinungaling dito. Ikaw unang nanugod na wala akong kaanggan. Ako sa dikit pa magpag-verify sa 40. Sandali pa, sandali pa. Lovely. Po, so, pumunta ka sa bahay ni Jesseline, may hawak-hawak ang kutsilyo. Wala po. Tsaka po sabi niya po, pasugod daw akong pumunta sa kanya. Hindi, pakisakot lang po. Meron ka pong hawak-hawak ng kutsilyo nung pumunta ka sa bahay ni... Wala po, wala hawak ng kutsilyo. Ang pakay ko lang po na pagpunta ko doon ay kausapin ko po siya na yung screen po dapat tanggalin kasi po pinagbabawal lang po yun. Pero ang pinagtataka ko lang po, nagiging fella ako dito, Lovely ha. Apo. Ang pinagtataka ko lang, itong si Jesseline, hindi naman basta na lang mag-orimentado ito, ganun na lang ang kanyang galit, kung talagang wala siyang pinaghuhugutan ng kanyang galit, meaning gigil na gigil siya sapagkat merong nagawa sa kanya na sobra-sobra para sa kanya na hindi niya na-take at grabe na, kaya sumabog na ang kanyang utak, nang dilim na kumuha ng itak. At maybe, hindi. Nagsasabi siya, sandali lang ma'am, maybe nagsasabi siya ng totoo, pinakitaan niyo siya ng kutsilyo, kaya ang restback niya, itak. Nag-guess niyo po? Nangyari sir, wala pong ganun. Siya po ang unang may hawak ng kutsilyo. Siya po. Ma'am, ang sinasabi ko lang po, ito ma'am, common sense ano? Siguro naman ma'am, kung halimbawa, ikaw po ay pinuntahan ko sa bahay at ako'y nakiusap at wala ka doon. Ngayon, umalis na ako. Ako ba'y babalikan mo na may hawak na itak kung wala naman akong ginawang masama sa'yo? Hindi. Nagsabunutan po kasi muna kami. Tapos nung nagkalas na po kami sabunutan, umuwi po siya ng bahay, daladala niya po yung itak. Ah, nagsabunutan kayo? Doon. Opo. Kasi po hindi niya po naiintindihan yung paliwanag ko na nag-uusap po kami about sa kanal. Yun po yung... Ah, saan kayo nagsabunutan? Dito po sa tapat po ng bahay ng ano, sa tapat po namin dito. Okay, pagkatapos yung sabunutan, nadihado siya, kumuha ng itak, rest back. Opo, rest back po siya. Buti na lang po, tinago po ako ng kapitbahay ko. Tsaka po, madami po akong testigo talaga dito. Kahit musmus na bata po, Serapin. Sige, sandali lang po. Attorney Garrett. Gandang hapon po. Yung bang pagsugod mo sa bahay na may hawak kang itak at hinampas-hampas mo yung itak sa bintana at wala namang tinamaan, may kaso ba yon? At yan ba ay kailangan paidaan sa barangay o pwede nang idiretso sa korte? Okay, first question kaso? Sir is kung may kaso ba meron, Serapin, which is yung grave threats. Grave threats? Yes sir, undeniable, nagbabanta siyang tagain yung tao dahil kinakatok niya nga yung itak doon sa bintana. No? Mahirap itanggol na ang intent mo isaktan yung tao pag gano'n ang inyong kilos. Second, Sir Rafi, hindi kailangan ito idaan sa barangay. Dahil ang grave threats, mas mataas ang penalty niya sa isang taon, so hindi natin kailangan maghintay ng certificate to file action galing doon. Pwede natin itong idirekta sa fiscal's office or sa prosecutor's office, Sir Rafi. Ah, okay. Yung pang barangay is... kung 1 year lang below, yes, yung magiging penalty o yung maging parusa. Tama po, sir. Kapag nag-prosper sa korte. Since ito ay grave threat, ilang taong bang grave threat? Depende po kasi kung ano yung crime na iyong binanta. Dito, ipopose po natin to as grave threat to commit homicide. So medyo mataas po yun. At least 4 or 8 years po ang magiging penalty yan. Pwede rin po kasi natin dagdag dito na may bata sa loob. Nilagay niya sa perwisyo yung bata. Ang guluhan rin po natin ang child abuse to. Uy, patong-patong. Okay, salamat, Tony Garrett. Ganito po, Miss Lovely, since pareho kayo may allegations against each other, dalawa po pwede mangyari dito. A, ipapalay detector test ko kayo. Kung sino nagsabi sa inyo yung totoo, yung pumasa sa lay detector test, yun ang tutulungan ko. Sige po, willing po ako magpalay detector test. Kami po dalawa ni Ate Vanessa. Okay, good. Jesseline. Po. Ipapalay detector test ko kayong dalawa. Opo. Ngayon, kung sino yung pumasa sa inyo, yun ang tutulungan ko. At least yun magiging basehan ko. Kasi pareho kayo may allegation eh. Sinabi mo, sinugod ka nito at may dalang kutsilyo, kaya nag-rest back ka, nagdala ka ng itak. Hindi ko alam kung sino ang sasabi ng totoo. Ang gusto ko malaman, sinong unang naging agresibo. Dito malalaman natin sa lie detector test. Pumasok po siya sa loob ng bahay na walang tao, na wala kami. Kaya nga ma'am, dinideny niya po yan ma'am. Ang gusto niya magsasalita lang daw. Pero... magkaalamanan tayo. Payag ka ba ma'am? Ipalay detector test ko kayo. Ako sagot ko lahat. Opo, okay. Sir. Lovely?
Opo, okay po sa akin. Pag ikaw po ay bumagsak sa lie detector test, aatras ako at ang aking tulong ibabaling ko dito kay Jessaline. Nag-guess niyo po yan? Sige po. Sige po, Sir Rapi, opo. Or, kung ayaw niyo magkahayaan kasi ibabasahin ko on air yung resulta. Or, kung gusto niyo para wala ng kahayaan, mag-ayos na lang kayo sa barangay at tapos na. Anong gusto niyo? Magpapalie detector test po ako. Okay, good. Yan ang gusto ko, matapang. Ikaw din, lovely. Ischedule namin bukas. Pag pumasa ka sa lie detector test, Jessaline, full force ang tulong na ibibigay ko sa'yo, lahat-lahat. Okay? Pupuse. At kapag pumasa ka naman, lovely, ganun din. Pareho kayo. Pag pumasa si lovely, full force ang tulong ko. Pag Jessaline, full force ang tulong ko. Pero isa lang dapat sa inyo dyan. Alam ko isa lang sa inyo nagsasabi ng totoo eh. Okay? Opo, sir. Sige. Babalikan namin kayo. Chairman. Yes, sir. Idol. Opo. Eh, yan. Hinamong ko sila na baka pwede mag-ayusan na lang sa barangay. Eh, sabi nila, lie detector test daw muna. Tingnan natin kung ano pong resulta ng lie detector test. Ano po, chairman, sir? Okay. Sige po. Basta po kami dito sa barangay laging handa para mapag-ayos ang ating magkakapitbahay. Opo. Hanggang maaari sana maayos. Pero kung decided po sila na mag-demanda, wala na po tayong magagawa doon. Opo, chairman. Salamat po, chairman, sir. Okay, sige po. Maganapon po, chairman. Lovely and Jessaline, huwag niyo ibawang telepono. Sasaluin kayo ni Carol para doon sa schedule, sa lie detector test at malalaman natin yun in a few days. Okay? Opo. Sige. Thank you po. Good afternoon. Nakita mo itong si Lovely. Nung sabi ko, magbarangay na lang kayo, baka magkahayaan. Sabi niya, hindi, lie detector test. Mm-hmm. Doon pa lang, parang may nakita akong nagigis mo? Nakita kong, may nakita kong reading. Pursigidong-pursigido siya pero, sa desisyon. Pero ewan lang natin, baka mami, last minute may atras. Yung atras last minute, alam na this. Okay? May nagsabi na, magtanong sa kapitbahay. Kasama rin po yan sa ginagawa namin. Salamat dito kay Johnny Dalay. Bukod po sa lie detector test, kami po ay pupunta rin sa mga kapitbahay kasi nabanggit nila pareho yung kapitbahay. Okay. Magtatanong-tanong din po kami. Back up yan doon sa result ng lie detector test. Okay? So magkaalamanan tayo. By Monday next week, alam na ito. In fact, today is Wednesday. Friday, alam na yan eh. Kung makaka-schedule tayo agad-agad tomorrow, Friday, alam na natin kung ano yung resulta. Okay? Okay. Meron na po tayong 19.1 million subscribers. Idol. 19.1 tayo. Bilis, ang bilis ah. 19.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Maraming salamat po.